Happy Day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po ng pag-aaralan natin ngayon ay BIR Tax Audit Due Process Requirements. Okay? Sa mga naka-experience na po ng audit ng Bureau of Internal Revenue, congratulations, you have real-world experience. Sa mga hindi pa po nakapag-experience ng tax audit ng Bureau of Internal Revenue, pag-aralan po natin kung paano yung due process sa pag-audit ng ating books of accounts and other accounting records by Bureau of Internal Revenue examiners. Okay? Karaniwan po, laging nagsisimula. Okay? Paki-take note to. Lagi. Always. Nagsisimula yung tax audit investigation ng Bureau of Internal Revenue sa pamamagitan ng pag-issue ng Letter of Authority or ang tawag po nila dyan, acronym, LOA. Okay? Ito po yung itsura ng Letter of Authority at mapapansin nyo, nakapangalan sa akin yan kasi nabigyan na po ako ng Letter of Authority dati because nag-apply ako ng tax refund. Okay? Ngayon, yung Letter of Authority po na binigay sa atin ng Bureau of Internal Revenue, may tatlong issue dyan na dapat nyong sundin. Tatlong issue. ISR. Paki-take note po yung ISR. ISR. Yung I stands for issue. Yung S stands for service. Yung R stands for receive. Sino ba ang mag-i-issue dapat sa BIR officials ng ating Letter of Authority? Sa madaling salita, sino ang pipirma ng Letter of Authority dapat natin? Sino dapat ang mag-serve? At sino dapat ang mag-re-receive ng Letter of Authority? Kasi diyan nagsisimula yung BIR examination. The revenue officer, any revenue officer inside the BIR cannot conduct any examination or initiate examination of our books of accounts and other accounting records to determine the correctness of our tax liabilities under our tax code nang walang letter of authority. Okay? Kasi kapag nag-audit po sila na walang letter of authority, ang tawag po dyan ay violation of taxpayers' rights to due process at pwede tayong mag-protest. Magpo-protest ka hindi verbally, kundi in written. Okay? Ngayon po yung I, ang mag-i-issue po niyan at magpipirma ng letter of authority ay wala nang iba kundi apat na tao. Commissioner of Internal Revenue in the case of the National Office Audit Investigation or Assistant Commissioner Large Taxpayer Service. Pangatlo, Assistant Commissioner Enforcement and Advocacy Service. And pangapat, in the case of the regional level, Regional Director. So dapat po kapag regional level audit, kilala niyo yung Regional Director at kilala niyo din yung pirma ng Regional Director kasi baka dinaya lang. Okay? Marami pong ganyang letter of authority na falsified na ginagamit ng ibang tao for their own advantage against us para makakolekta ng bribe or corruption. Ginagamit po nilang letter of authority na yan. Kaya kung hindi nyo alam kung sino mag-i-issue niyan, yari tayo. Kasi pwede yang ipa-verify. Pwede ipa-verify itong letter of authority doon sa pumirma kung genuine ba siya. Kung hindi ba siya fake. Okay? So dapat po kilala nyo yung mostly yung regional director na pipirma ng ating letter of authority. Siya mag-i-issue. Siya mag-sign. Okay? Next, sino yung mag-serve? Sino yung taong revenue officer na mag-serve o magbibigay? Kasi yung letter of authority, binibigay yan personally. Hindi siya pinapadala through email or through registered mail, through post office with return card, or through private courier. Hindi po siya pinapadala through that means. Pinapadala po yan personally. Personally siyang binibigay. Okay? Sabi ng batas natin, yung mag-serve niyan ay revenue officer na makikita mo sa LOA. Yung binigyan ng kapangyarihan or authority ng revenue regional director through the Commissioner of Internal Revenue Delegation of Authority. Wala nang iba pa. So kung ibang tao mag-serve ng letter of authority nyo other than the person doon sa LOA na nakapangalan na binigyan ng kapangyarihan para mag-audit ng ating books of accounts and other accounting records, pwede nyo siyang i-refuse
pwede siyang i-refuse na i-receive because hindi siya yung taong wala, siya, wala yung pangalan niya dito sa letter of authority. Makikita niyo po yun dito sa letter of authority, ayun o, the bearers thereof, revenue officer, sila dapat ang mag-serve niyan, wala nang iba. Ngayon po, kilala niyo ba sila? Hindi. So, kailangan po nating manghingi ng identification card. Dapat po meron silang ID dala-dala. Kung wala silang ID ng dala-dala, hindi natin ma-identify kung sila ba talaga yung revenue officer na binigyan ng kapangyarihan para i-audit yung ating books of accounts and other accounting records in the LOA na ibibigay sa atin. So, babalik sila ngayon. Dapat may ID na sila. Okay? Next, sino magre-receive? Sino magre-receive? Ang dami pong Supreme Court cases, Court of Tax Appeals cases na nagsasabing walang na-receive yung taxpayer na letter of authority kasi pina-receive ng revenue officer sa security guard, sa clerk, yung ano, yung receptionist, o kaya sa ibang tao na hindi naman authorized ng taxpayer mag-receive ng LOA on their behalf. Dalawang tao lang po ang nagre-receive ng LOA. Taxpayer and authorized representative. Pakitake note po yung authorized. Kasi kung individual taxpayer ka, kailangan mo mag-execute ng special power of attorney. At ibibigay mo yun sa RDO, authorizing and informing them na you are authorizing this person to receive LOA on your behalf. Kapag wala nun, pinareceive lang sa kamag-anak mo, sa neighbor mo, sa security guard, o kaya sa kapitbahay nyo, void na yon. Kasi violation of taxpayer's right to due process, kaya nga very importante na malaman nyo yung due process, kasi violation of taxpayer's right to due process is void. Meaning po ng void, as if wala tayong nareceive na LOA, as if walang assessment. Kaya nga lang, you have to protest na naman. Magpo-protest ka in writing. Okay? So kung hindi po kayo nakareceive ng LOA, pinareceive lang sa guard, security guard, wala namang authority, or receptionist, or other person, other than the two, the taxpayer and the authorized representative, void na kagad. So doon pa lang sa LOA, pwede mo siya agad ipa-void. Kaya nga lang, pag pina-void mo siya, susulat ka. Pag sumulat ka, syempre i-address mo doon sa regional director o kung sino yung pumirma ng LOA. Tapos kapag sumulat ka, dapat merong facts and legal basis. Kasi pag walang legal basis yung protest mo, baliwala yun. Okay? Yung LOA po, pagkabigay sa atin ng LOA, may kasama yung checklist of requirements. Tama? Yung mga ipapasa mong books of accounts and other accounting records. Ang dami nun, nakakita na ako nun ilang beses na ang dami nang hinihingi ng revenue officer na hindi naman applicable sa taxpayers. Hindi po applicable lahat sa taxpayers yung mga nakalagay sa checklist of requirements. Pagkabigay ng LOA, may kasamang checklist yan. Kaya kapag nagpasa kayo ng books of accounts and other accounting records, dapat magbibigay kayo ng transmittal letter. Transmittal letter. At naka-specify doon ano-ano yung mga applicable at ano-ano yung mga hindi applicable na books of accounts or other documents, accounting records na i-audit ng examiner. Okay? So, hahati-hatiin mo siya, isa-isain mo siya. Ito applicable, ito hindi applicable, ito applicable, ito hindi applicable. Okay? And karaniwan hinihingi ng BIR examiner based on checklist of requirements yung tax returns. Tax returns that we already filed sa BIR. Mali po yun, sir. Under Revenue Memorandum Order 19-2015. Tingnan niyo po ito. Ito po yung BIR audit program para sa mga mandated CHI audit. 2015. RMO 19-2015. Hindi po binibigay yung mga tax returns and other information returns or documents na naipasa na natin sa BIR in the case of the audit investigation na. Kasi examiner na po ang maghahanap nun. Hindi na po natin kailangan pang ibigay yung tax returns na naifile natin kasi nandoon na yun sa BIR. Meron na silang kopya. Hahanapin na lang nila. Kaya nga lang, siguro sa dami ng documents, ayaw nila maghanap. Kaya hinihingi pa rin sa atin. Pero under Revenue Memorandum Order 19-2015, hindi yan binibigay kasi nasa kanila na yan. Okay? And kapag hindi kayo sumunod kasi yung checklist of requirements upon from the date of receipt of the LOA, bibilang ka ng 10 araw. Within 10 days, dapat maibigay na natin yung books of accounts and other accounting records. Kaya nga lang yung 10 days ay masyadong may click. Lalo na kung malaking company kayo, ang dami yung documents, ano yung popotocopy nyo, ano yung books of accounts, di ba?
So, pag hindi tayo nakapag-comply sa checklist of the requirements, bibigyan tayo ng first notice. Okay? First notice of the presentation of books of accounts and other accounting records just in case the taxpayer subject to audit investigation failed to comply dun sa checklist of the requirements. Ngayon sa first notice, another 10 days na naman yon from the date of receipt para makapag-comply tayo by submitting our books of accounts and other accounting records. Para yun ang gagamitin ng examiner, i-audit tayo. At ang purpose ng audit ay, ng BIR audit ay, wala nang iba kundi to determine whether or not correct ba yung tax na binayaran natin na subject ng DOA, yung taxable period. Hindi po lahat ng taon ay ino-audit. Usually, isang taon lang yan. And if they will audit the multiple years, dapat naka-indicate yan specifically sa DOA. Okay? And kapag hindi ka na naman sumunod, hindi ka nakapag-comply sa first notice, don't worry, meron pang isang darating. Second and final notice. Before submission of subpoena ducis tecum, yung SDT na kinakatakutan. Ngayon yung second notice po and final notice, second and final notice kung nakareceive na kayo, final na yon, yung pangalawa at huli na. Wala nang iba pang darating na notice. So yung second and final notice ay dapat makapag-comply tayo para hindi na tayo ma-issuean ng SDT or subpoena ducis tecum. Okay? Ibibigay po natin yung books of accounts natin at dapat pagbigay mo ng books of accounts or other accounting records, meron kang transmittal letter or covering letter kung ano yung binigay mo sa examiner na binigyan ng kapangyarihan mag-audit ng books of accounts through letter of authority. Wala nang iba. Okay? Otherwise, kasi baka hingiin sa iyo yung naibigay mo na. Okay, hingiin sa iyo yung hindi naman applicable sa atin. Like VAT returns. Hindi ka naman VAT registered. So wala kang VAT returns na ibibigay. And just in case you are VAT registered, nakapag-file ka na ng VAT returns, hindi mo na kailangan ibigay yon kasi under RMO 90-2015, meron na silang kopya nun. Kapag meron na silang kopya nun, hindi natin kailangan ibigay pa. Sila na maghahanap nun. Okay? Kaya nga lang, you will stake your legal basis na naman sa transmittal letter natin. Otherwise, babasura lang nila yung, yung protest mo. Okay? Ngayon, just in case hindi mo pa rin sinunod yung subpoena ducis tecum at ay yung second and final notice, last resort ng BIR examiner ay mag-recommend ng issuance ng SDT from the Chief Legal Division ng regional office. Okay? At ang SDT po, hindi po yan warrant of arrest. Ginagamit po ng iba yan para magbigay ng panakot sa taxpayer at na-encounter na namin yan. Nakapag-comply na yung taxpayer sa submission ng books of accounts and other accounting records, tinetext siya ng examiner na pag hindi daw siya sisipot sa meeting, no, di ko alam kung saan meeting yon, bibigyan daw sila ng SDT or subpoena ducis tecum. Mali po yun, sir, madam. Okay? Ginagamit po ng ibang examiner yon para alam nyo na to bribe or to extract corrupt money sa atin, no? Ang subpoena ducis tecum ay binibigay kasi hindi ka nakapag-comply. Hindi ka nakapag-comply hindi sa meeting, kundi sa submission. Submission ng books of accounts and other accounting records na nasa checklist, first notice, and second and final notice. Ngayon, pag nag-comply ka sa SDT, magpapasa ka sa legal division na. Sa regional level na. Doon ka nagpapasa ng books of accounts and other accounting records mo. Otherwise, kapag hindi mo pa rin sinunod yung SDT, pwede kang i-demanda. Because violation or failure to obey summons ay punishable by our law under section 266. Tingnan niyo pa yun sa tax code. Makukulong ka as taxpayer just because hindi ka nag-comply doon sa SDT. Okay? Ang ibibigay mo doon sa SDT, hindi sarili mo, kundi books of accounts and other accounting records. Kaya ka binigyan ng SDT kasi hindi ka nag-comply sa submission ng books of accounts and other accounting records dun sa second and final notice. Pero kapag nag-comply ka na dun sa checklist pa lang, wala ka ng first notice. Okay, nag-comply ka sa first notice, wala ka ng second and final notice, wala ka na rin SDT. At kung nag-comply ka sa second and final notice, wala ka ng SDT. Yung ginagawa ng ibang examiner, tinatakot yung taxpayer. No? At yun ang siguro na encounter nyo na, nag-extract ng pera. Their body language or tatawagan ka, pag hindi ka sumipot sa meeting, bibigyan ka ng SDT. Sabihin na ducis tecum.
o ibibigay daw sa regional level, sa taas daw, sa taas. Di ko alam kung anong taas yun, yung audit investigation sa'yo. Pag-aaralan po natin yan sa preliminary assessment notice. Okay? Mali po yung sinasabi nila. At kapag ignorante ka nga, i-prepare mo na yung hard-earned money mo for corrupt. Okay? And once naglagay ka, babalik ang kanyan next year. Kaya meron tayong participant na merong 2015 audit, merong 2016, merong 2017, at baka magkaroon pa siya ng 2018. Kasi once na siya naglagay. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Wag kayong maglalagay kapag audit investigation na ng BIR. Kasi once naglagay ka, babalik ang kanyan next year. Tandaan niyo yung sinasabi ko. Okay? Kaya nga tinuturo namin sa inyo itong due process para malaman mo ano yung due process, ano yung rules sa audit investigation ng BIR. At hindi na po natin kailangan pang umabot sa SDT kasi pwede mo na siyang i-comply pa lang sa checklist or sa first notice o sa second and final notice. Kasi kung ito total mo yung checklist requirements 10 days, first notice 10 days, second and final notice 10 days, meron kang 30 days. Meron kang 30 days para i-prepare yung mga documents mo. Otherwise, bibigyan ka ng SDT pag hindi ka nakapag-comply. Okay? Next po natin. At yung LOA po, yung LOA, tandaan nyo po yung LOA, from the date of the LOA, tignan nyo po itong ating sample LOA, from the date of LOA, March 5, 2018, within 30 days, dapat ma-serve na yan sa taxpayer or authorized representative, yung magre-receive. Dalawang tao lang yan magre-receive. Taxpayer or authorized representative, within 30 days from the date of the LOA. Otherwise, void. Sino sabi? RMO o RAMO 1, RAMO 1, 2000. Dapat po yung LOA ay naibigay na sa taxpayer or authorized representative. You can authorize other person through special power of attorney kung individual taxpayer ka or board resolution kung corporation kayo. Okay? Otherwise, yung security guard, receptionist, or other employee ng ating company ay hindi pwedeng mag-receive ng LOA because they are not authorized. Okay? Within 30 days from the date of the LOA, dapat maibigay na yung LOA. Otherwise, void. Okay? Otherwise, void. At meron po kaming currently na hinahawak ang case, audit case, at tinutulungan natin siya kasi naiserve sa kanya yung LOA beyond 30 days. Tapos, tinutuloy pa rin yung audit investigation ng examiner despite the clear knowledge or knowledgeable examiner na void na yung LOA kasi hindi mabuboid yung LOA kung hindi ka magpo-protest. Tandaan nyo po yan, hindi mabuboid yung LOA kapag hindi ka magpo-protest. At ang protest ay in writing. At dapat yung protest ay may dalawang main ingredients. Merong facts and legal basis lagi. Otherwise, basura lang yon. Okay? Next po natin ay, after na po yung field work, na ibigay nyo na po yung books of accounts and other accounting records, magsisimula na po mag-audit yung examiner at merong 180 days. Kapag regional level po, merong 180 days yung examiner from the date of the receipt of our books of accounts and other accounting records to start the audit examination ng ating books of accounts and other accounting records. Kapag national level naman, 240 days. Pero usually kapag regional level, 180 days. And after po ng 180 days, magbibigay siya ng ROI sa RDO. Yung ROI po ay report of investigation. At ang gagawin po ng RDO, magbibigay po yung RDO ng NIC. Notice for informal conference. Ano lang yan? Audit findings daw ng BIR examiner dun sa ating books of accounts and other accounting records. At iimbitahan tayo diyan na magpunta o pumunta doon sa BIR office ng ganitong araw at ganitong oras. Okay? Para doon sa tinatawag na informal conference. Kasi ang gagawin natin dyan, mag-meeting tayo sa revenue examiner and the group supervisor will explain to us as taxpayer kung paano sila nag-come up doon sa audit findings nila. Ngayon, ikaw taxpayer, nagninegosyo, walang alam, kapag in-explain sa'yo yun, maintindihan mo ba? Hindi. In my own opinion, ibang pinag-uusapan doon.
Kasi ang binibigay sa taxpayer, million-million. Naka-encounter na po kami niyan. Hindi pa nagsisimula yung audit, hindi pa binibigay yung books of accounts and other accounting records. Pinepresyohan na yung taxpayer. Pinepresyohan na. Magkano? 2 million daw. 2 million. Di ko alam kung saan nakuha ng examiner yung 2 million na yan. Pinepresyohan na siya, wala pa siyang audit. Kaya huwag kayong pupunta doon sa meeting-meeting na sinasabi ng revenue examiner nang walang written notice. Katulad na itong notice for informal conference. Hindi sila pwede mag-set ng meeting sa atin ng verbally or through text or through phone call. Dapat po written para naka-document siya. Okay? Ngayon, pagpunta mo sa notice for informal conference, yan ay 30 days. 30 days po yan. Within 30 days from the receipt of our notice for informal conference, katulad po na ito, nakikita nyo sa akin yan, pupunta kayo dun sa BIR office, nakalagay naman yung address dyan, at anong oras, nakalagay naman sa notice for informal conference. For the purpose of depending our side of the case. Depending ah, dinedepensa natin yung side of the case natin na, ay, mali yung findings. Ito dapat. Ngayon, paano siya naging mali? Dapat may legal basis ka. Okay? Kaya nga lang po, yung binigay na notice for informal conference, naka-experience ako, 15 days lang. Ang sinabi ko sa notice for informal conference, within 15 days from the receipt of this letter, dapat pumunta ka dito for the purpose of informal conference. Mali po yung 15 days, sir. Okay? Nagbaba po yung revenue, yung BIR examiner, BIR Commissioner of Internal Revenue ng RR7, if I'm not mistaken, paki-check po. RR7 2018, revival of the notice for informal conference, at sinasabi doon, hindi siya 15 days, 30 days na. Kaya pag binigyan kayo ng notice for informal conference at nakalagay doon ay 15 days, void because violation of our law. Violation of taxpayer's right to due process, it is not 15 days, it is 30 days. Okay? Ngayon, yung notice for informal conference mo, hindi naman yung mandated na pumunta ka. Kasi yung tinulungan po namin, hindi na namin pinapunta. Hindi na namin pinapunta kasi may mga technique-technique yan. Instead na pumunta ka sa NIC, magpiprepare ka na lang ng letter of protest para sa preliminary tsaka o kaya final assessment notice. Okay? And after ka mabigyan ng notice for informal conference, ang sinasabi ng iba, isettle mo na yan. Isettle mo na yan, kundi dadalhin namin yan sa regional level. Tama naman yun, sir. Tama naman po yun, ma'am, na yung notice for informal conference po after nyan mag-expire o after nyan mag-meeting, idadalhin po yung docket ng case natin, audit case natin, sa regional level, sa regional assessment division. Re-reviewin ng assessment division sa regional level yung docket ng case natin or audit case natin for the purpose of issuing the preliminary assessment notice or PAN. Ang pumipirma po ng preliminary assessment notice, yung taong pumirma ng letter of authority natin, yung regional director in the case of the regional level. Okay? Unless nagpalit ng regional director. Okay? And kapag naka-receive kayo ng preliminary assessment notice, Within 15 days from the receipt, hindi file, hindi date ng letter, from the receipt of the preliminary assessment notice, magpo-protest ka in writing. Kanino siya i-address, kanino siya ibibigay? Sa regional director, yung pumirma ng preliminary assessment notice natin. Okay? And dapat yung protest nyo po laging may two main ingredients yan, lagi, two main ingredients, otherwise void or without force in effect, facts and legal basis. Kapag may facts ka lang, wala kang legal basis, talo ka. Okay? And facts and legal basis. Okay? Kaya nga lang po, yung 15 days na yan ay medyo short, kaya dapat, minsan hindi na kami umaatin sa NIC, hindi na namin nire-recommend yung NIC, kasi nagpe-prepare na kami dito ng letter of protest para sa preliminary assessment notice. Okay? Para within 15 days from the receipt of preliminary assessment notice, may sagot tayo. May letter of protest tayo. At ibibigay mo lang yung letter of protest through registered mail with return card sa post office or personal delivery. Dalawa lang. Registered mail with return card, hindi lang registered mail, sa post office or personal delivery. Kung malapit lang naman sa inyo yung regional
director, office, pwedeng personal delivery na lang. Pero kung malayo, katulad namin, katulad natin dito sa Olongapo City, at ang regional director office ay nasa Pampanga, San Fernando, Pampanga, okay? Registered mail with return card lang. Okay? Ngayon, yung NIC, Notice for Informal Conference and Preliminary Assessment Notice, katulad lang ng letter of authority, dalawang tao lang ang nagre-receive niyan. Dalawang tao lang lagi. Taxpayer or authorized representative. Kung hindi po authorized representative ang naka-receive, ang naka-receive ay receptionist or security guard or other person, violation na kaagad ang taxpayer's right to due process kasi hindi tayo na-inform doon sa NIC tsaka preliminary assessment notice, yung taong nag-receive ng NIC and fund, although they do not have authorization, wala silang obligation na ibigay sa atin yan because walang legal basis. Okay? Marami na pong Supreme Court cases na ganyan na natalo ang BIR, Commissioner of Internal Revenue, kasi napareceive yung NIC or preliminary assessment notice sa hindi taxpayer at hindi rin authorized representative. Tandaan nyo po yan. Kung hindi kayo nakabigyan ng NIC, wala kayong preliminary assessment notice, pero binigyan kayo ng FLD and FAN or final assessment notice, violation na kagad ng taxpayer's right to due process kasi ito yung step by step. Okay? Ngayon po, bibigyan tayo ng FLD or final assessment notice kasi under existing rules and regulations ng BIR, whether you protest or not, yung preliminary assessment notice, bibigyan ka pa rin ng FLD and final assessment notice. At kung mapapansin nyo, identical. Very identical yung FLD or final assessment notice sa preliminary assessment notice. Kinopya lang siya, magkaiba lang ng title. Ngayon po, dati, hindi namin sinasuggest na mag-protest ka sa preliminary pa rin. Kasi ang pinaghahandaan dito, yung final na. Meron po tayong current case, Supreme Court case 2018, na ang sinasabi ng Supreme Court, kapag nag-protest ka sa NIC pero hindi pinansin, kasi yung laman ng preliminary assessment notice ay identical sa NIC although nag-protest ka. Nag-protest ka din sa preliminary assessment notice pero hindi pinansin. Kasi yung laman ng final assessment notice and formal letter of demand ay identical sa preliminary assessment notice or worst case scenario, mas lumaki pa siya, imbis na lumiit. Kasi ang purpose ng protest natin, lumiit siya or mapatanggal. Okay? Meron na kagad tinatawag na violation of taxpayer's right to due process. At ang violation of taxpayer's rights, kaya very importante na mag-aral tayo kasi hindi po importante na mag-earn lang tayo ng hard-earned money. That is the other side of the coin. The other side of the coin, the second side of the coin is to learn. Learn how to protect those hard-earned money. Kaya tinuturo po namin sa inyo to para magkaroon na kayo ng idea. Okay? Kasi pag mayroong violation of taxpayer's right to due process, ito yung due process, ito yung step by step na violate yung any rights natin dyan, pwede kang mag-protest. At ang violation of taxpayer's right to due process will void your assessment and letter of authority just in case letter of authority ang may defect. And the void assessment bears no valid proof. Tandaan nyo po yan. Kapag void ang assessment, wala pong valid proof yan. Hindi pwede mag-further go yung BIR examiner or BIR sa collection. Okay? Kapag hindi po valid yung assessment. Ito yung assessment stage. Nagsisimula yan sa LOA. Magkaiba yung collection stage na may warrant of distraint levy, may warrant of garnishment, o kaya didemanda ka sa court. Okay? So mag-aral po tayo para hindi po tayo syunga-syunga. May apology for the words, syunga-syunga. Kasi po, ang kinakawawa po, ang hinuhututan, ang binabalik-balikan ay mga walang alam. Na ang alam lang po ay magnegosyo pero walang alam sa Philippine Tax Compliance. Hindi po natin kailangan maging lawyer, advisor, bookkeeper, what. Ang kailangan po natin ay willingness to learn para yung ating pinaghirapang pera ay hindi mawala ng parang bula sa audit investigation. You know what I'm saying? Marami na pong ganyang case na under the table kasi walang alam yung taxpayer. Gusto i-settle, kaya lilitan na lang daw, pero 50-50. 50% may resibo, 50% sa government. Okay? After po ng FLD, final assessment notice, dapat po mag-reply kayo dyan ng within 30 days. Na naman. Within 30 days from the receipt of the FLD and final assessment notice,
saka magre-reply doon sa regional director o kaya yung BIR official na pumirma nito. Makikita mo naman yung pirma niya sa baba. Kung Commissioner of Internal Revenue ba, or Assistant Commissioner Large Taxpayer Service, or Assistant Commissioner Enforcement and Advocacy Service. Apat na tao lang yun. Okay? Doon ka magre-reply. Hindi kung kani-kanino. Hindi ka magre-reply sa RDO. Okay? Ang sinabi ng batas, doon sa pumirma ng FLD or slash Final Assessment Notice. At ang reply mo sa kanila ay dalawang klase. Request for reconsideration or request for reinvestigation. Okay? Dalawang klase yung protest natin sa Final Assessment Notice. At dapat within 30 days, makapag-file tayo ng letter protest. Otherwise, sabi ng batas, the Final Assessment Notice shall become final, executory, and demandable. Therefore, hindi mo siya pwedeng i-protest pa sa Commissioner of Internal Revenue. Kasi pag nagbigyan ka ng Final Assessment Notice, after niyan, bibigyan ka ng FDDA or Final Decision on Disputed Assessment. No? And within 30 days from the receipt of FDDA, within 30 days, okay, pwede kang mag-protest niyan through request for reconsideration sa Commissioner of Internal Revenue. Or pwede kang ilip mo na lang siya sa Court of Tax Appeals or CTA. Dalawa yung choice mo kapag nakareceive ng FDDA within 30 days. Sa Commissioner of Internal Revenue, administrative appeal or judicial appeal sa Court of Tax Appeals within 30 days. Okay? Kaya nga lang po, mas mahal magpunta sa CTA. Filing fees pa lang, attorney's fees, at kung ano na pang mga fees na yan. Okay? Kaya pwede kayo mag-protest na administratively sa Commissioner of Internal Revenue through request for reconsideration na lang. Yung ating final decision on disputed assessment. At kapag dininay pa rin yung protest natin ng Commissioner of Internal Revenue in whole or in part, okay, within 30 days from the receipt of the decision, final decision of the CIR, Court of Tax Appeal na. Wala nang iba. Yun yung final sa administrative level, Commissioner of Internal Revenue. After nun, kapag dininay pa rin, in whole or in part, diretso nun, Court of Tax Appeal, CTA. Kailangan mo na ng lawyer doon. Yung expertise doon sa CTA na. Okay? And ito lamang po yung ating madidiscuss ngayon. And maraming salamat po sa inyong lahat, sa pakikinig nyo. If you have further questions regarding the due process requirements in the BIR audit investigation, please send your message or your inquiry sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center. At iniimbitahan po namin kayo sa darating na RWB seminar workshop natin. We have new topic, Handling and Surviving BIR Audit Investigation for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Ituturo po natin siya in details. Yan. At tuturuan po namin kayo paano mag-protest. Meron tayong draft letter. Alam nyo, yung binibigay sa atin ng BIR, LOA, NIC, Preliminary, Final, FDDA, may mga format yan. Ini-edit-edit lang ng BIR. Okay? Ini-edit-edit lang. So, dapat pa nag-protest ka, may format ka din. Tapos, ini-edit-edit mo na lang, case-to-case basis kasi yan. Yun po yung ibibigay namin sa inyo. Yun po yung ituturo namin sa inyo, yung mga legal basis and the importance of the LOA, lalong-lalo na, higyan ka ng letter notice, benchmarking notice, bawal na po magbigay ng letter notice, benchmarking notice, and 48-hour notice of 5-day VAT compliance notice in the case of the offline candado, kasi those are the methods of examining the taxpayer through audit investigation by BIR nang walang LOA, letter of authority. Okay? Tingnan nyo po yung RMC 75-2018. RMC 75, tuturo din po natin to. 75-2018. Bawal na po mag-audit o mag-initiate ng audit ang BIR through letter notice, benchmarking notice, 48-hour notice or 5-day VAT compliance notice in the case of the offline candado, kasi ina-assess ka doon, sinisingil ka. Merong discrepancy daw doon sa pinail mo. Okay? O kaya yung inventory taking, mali na rin po. Hindi na po sila pwede mag-inventory taking, surveillance, letter notice, benchmarking notice, because those are the examining methods of assessing the taxpayers of any potential or possible deficiency taxes nang walang letter of authority. Napaka-importante ng letter of authority, kaya pag wala silang naibigay nun, void na agad in the first place. And a void assessment bears no valid proof. Tandaan yan. Hindi galing sa akin yan, galing yan sa Supreme Court cases. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat.
At iniimbitahan po namin kayo sa darating na seminar workshop natin. Ang topic po natin ay handling and surviving the BIR audit, BIR tax audit investigation sa mga micro, small, and medium entrepreneurs. Yung mga large entrepreneurs, hayaan mo na yun. Meron yung mga pambayad sa auditing firm, accounting firm, na malalaking firm. Tayong mga micro, small, and medium, magsama-sama po tayo sa darating na seminar natin. Please click the link below or above this video para po makita niyo yung updated ng upcoming seminar natin sa iba't ibang lugar. Okay? Tuturuan po namin kayong in details the due process at yung mga legal basis, bibigyan namin kayo ng kopya. Lalong-lalo na yung pag-aaralan natin yung actual case na nangyari sa akin at actual case na nangyari doon sa tinulungan namin. Kung anong nangyari. And successful because wala kaming binabayaran. Nagpo-protest lang kami. Okay? At maganda po niyan kasi habang tumatagal, nagpe-prescribe yan. 3 years po ang prescription ng ating mga tax returns basta nakapag-file ka. From the date of filing or from the date of deadline, whichever comes later, bibilang ka ng 3 years para mag-prescribe yan. Okay? Kaya importante na mag-file ka ng tax returns mo kahit zero, basta tama, kasi nagpe-prescribe yung tax returns natin. Pero kung di ka nag-file, wala magpe-prescribe. Okay, dapat mag-file ka. Okay? Maraming salamat po. And again, we are inviting you in our upcoming seminar workshop, Handling and Surviving Tax Audit Investigation for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs. Ako pa rin po yung RWB speakers nyo. Magkita-kita po tayo doon. Lalo na po yung mga current audit investigation from the BIR na naguguluhan, na walang alam, na gustong matuto. Magkita-kita po tayo doon. Okay? And you may raise your questions about your audit investigation during our topic para mapag-aralan natin siya kagad. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. At please like our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Kung meron po yung question, dito nyo po i-send, okay, sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center, para nakapag-reply kami immediately. And follow nyo na rin po para sa mga other helpful information and updates. In our Facebook group, Real World Bookkeeping, kahit hindi po namin kayo students na mayroong RWB book, please join our Facebook group, Real World Bookkeeping. Meron po tayo mga helpful files na pwede natin i-download. Lalong-lalo na po yung Taxpayers Bill of Rights. Nandyan po sa ating Facebook group, Real World Bookkeeping, i-download nyo po. Galing po yung sa BIR website. In our exclusive Facebook group para sa mga RWB Book Owners natin, please join our Facebook group, RWB Book Owners. Nandyan po yung mga key answers ng ating sinagutan. And nandito rin po yung mga other helpful information din. Exclusive lang po sa atin to, yung merong mga RWB Books. Okay? And please subscribe now on our YouTube channel. Kung pinapanood nyo po kami through our YouTube, thank you very much for your spending your time with us. Okay? Please subscribe now on our YouTube for updates or additional free ATC videos katulad nito. Okay? In our Vimeo account, Accounting Tutorial Center, follow nyo rin po kami sa Vimeo namin. Meron din po yung mga videos niya na mapanood. Okay? And online na po tayo. Yung mga RWB books po natin, hindi nyo siya babasahin para pag-aralan. Meron po siyang free ATC videos na mag-i-explain step by step kung paano mag-fill out ng tax returns, bookkeeping, financial statement, and other tax updates. So kahit hindi po tayo nakapag-college or high school, naiintindihan ko po yun. Pero alam lang natin magnegosyo. Pero willing ka matuto, nandito po kami para turuan kayo. Okay? Kung gusto niyo po matuto kung paano mag-fill out ng iba't ibang tax returns, we are recommending our How to File and Pay Your Monthly, Quarterly, and Annual Tax Returns RWB book. Package na po ito, isang lecture set at isang practice set. Meron na po itong videos. $4,999 only the investment fees, lifetime investment fees. At meron po tayong unlimited RWB support. Just in case may questions pa rin kayo after our online video, after nyo mapag-aralan, Send lang kayo ng inquiry sa Facebook page natin, Accounting Tutorial Center. Okay? And kung gusto niyo pong matuto ng bookkeeping, meron din po kaming RWB bookkeeping for non-bought seller of service and non-bought seller of goods. Kung gusto niyo pong matuto kung paano mag-record ng transactions in your books of accounts para hindi kayo nangangamba pag tinax map kayo, walang laman yung libro nyo. Okay? $4,999 only the investment fees. Tuturo po namin yan online, pero gagamitin natin yung libro natin. Okay? Kung paano po mag-record ng transactions in our books of accounts. Kasama na po dyan sa package yung cash receipts journal, cash disbursements journal, and general ledger. Okay? Free shipping po tayo within the Philippines. Free shipping po. Mga
mga 1 to 2 working days po kasi i-ship natin siya through private carrier. At kung gusto niyo pong matuto kung paano gumawa ng financial statement nyo para malaman nyo kung kumikita ba yung business nyo o hindi, or for the attachment in our annual ITR, our annual financial statement, meron din po kaming RWB book, okay? May format na po tayo dyan ng financial statement na pwede natin gamitin step by step. Tuturo po namin sa inyo, okay? Ninyo kailangan mag-isip ng format kasi may format na tayo. Edit na lang natin siya. And kung gusto nyo matuto ng iba't ibang tax updates under our train law, meron po kaming train law and other tax updates, 4,999 din po yung investment fees, lifetime investment na, okay? And matututunan nyo po yan through discussing, explanation, and application using our online ATC videos. Pwede na po tayo mag-aral anytime, anywhere, basta may internet access tayo, okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, if you have further questions regarding our topic today, please do not hesitate to contact us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Or please comment below ng ating YouTube channel. Okay? Maraming salamat po. This is your RWB speaker, Mr. Mark Lord ng Bumagat, na lagi nagsasabing, be educated, be empowered. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa mga other videos natin in our upcoming seminar, RWB Seminar Workshop, Handling and Surviving BIR Tax Audit Investigation. Bye-bye!